Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang bully? Ano ang unang nararamdaman mo kapag naririnig mo ang salitang bully? Ako nga pala si Gian. 17 taong gulang. Simple lang akong tao. Tahimik. At lumaking may takot sa Diyos. Di ko galing manakit ng kapwa ko dahil alam ko sa sarili ko na yun ay masama. Grade 7 pa lang ako nun. Nung una kong naranasang masaktan nang walang dahilan. Hindi ko maisip kung bakit kailangan pa nilang gawin yun. Sa bawat pagkilos nila'y ako'y kinakabahan. Na tila'y may panganib na sa akin ay nag-aabang. Huwag naman po sana ako'y kinakabahan. Makauwi po sana akong ligtas at sa aking dadaanan. Dahil ramdam ko ang maitim nilang balak. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mga pare, mukhang malulusutan tayo ng bago nating klase. Alam niyo yung dapat yun? Kundi ang tumakbo ng tumakbo. Gusto ko nang umiyak at magmakaawa. Walang awat ha! Boy, walang awat! Eba, ano po ba nagawa ko? Alam ko ba at ano mo nagawa? Pero... Oo! Iwoko na po! Iwoko na! Hindi ko mabilang ang mga bawat suntok na tumatama sa akin. Hindi ko maiwasan ang mga suntok na tumatama sa akin. Dahil mahinang nilalang lang ako. Lampa, duwag, bading, at ang masasakit na salitang naririnig ko, ulot, salot, negrong walang kaibigan. Pero ang lahat ng yun ay hindi ko pinagsisihan. Upang muling tumayo at magsilbing pagsubok na kailangan ko lagpasan. Kaya kapatid, kumapit ka lang. Huwag mong isipin ang Diyos ay hindi totoo. Dahil andyan lang siya sa paligid mo. Paya mo lang sa kaniya ang mga tao ng aapi sa'yo. Ako si Gian at ito ang aking kwento.